sebihannya demi kita. I love you. Why are you so cute, huh? I love you. Aww. Oh, diba? So, I'm cute. Grabe. Kiwi, look at the camera. Hello mga kapet, malung kapamilya, kahit ano po ang ating pinagdadaanan, we always have our pets, ang ating ding kaibigan. Kapet lang, magbibitiw. Ako po si Donny Pangilinan and this is my pet, Kiwi. Kiwi! Kiwi! Ayaw niya. So si Kiwi po ay, believe it or not, 10 years old. She's very old already. Siya ay isang lola. She's a Maltese. She's actually the daughter of our first pet. Well, our second dog, Katri, who is actually Ella's dog. So, sa mga siblings po namin, tig-isa po kaming aso, except for Benj and Solana. So, kay Ella, si Katri. Si Ella nag, ano, pangalan, kaya kay lahat, Katri. Tapos yung mga anak niya, Kalua, and then ito si Kiwi. You know, honestly, kasi sabi lang ng sister ko, parang cute lang yung name na Kiwi. Parang wala pa kaming nakitang aso na pangalan niya ay Kiwi. So sabi ko, okay, games. Na sobrang cute niya, sobrang liit lang nila. And a kiwi is a very small fruit, di ba? An interesting fact about her na lang, first of all, is she was born after New Year's. So it was so hard because when Katri was about to give birth, yung nanay niya, wala kaming mahanap na vet na open. Kasi lahat nagse-celebrate pa ng New Year's. So I literally remember, nasa kotse kami. Tapos, bata pa kami 10 years ago, so I was like 12 years old. And then we were all like crying and we were all saying, what if we don't find a vet? Paano kung kasi maliit lang yung stomach nila, kailangan sa cesarean eh. Hindi pwedeng natural birth. Hindi namin alam yun. Nung nag-break na yung water ni Katri, we all went in our cars and we had to go around while all the fireworks were exploding and we were trying to find a vet so that Katri could give birth. Sadly, one of the dogs, her sister, didn't make it. Yun sana yung kay Benj. Kasi tatlo sila, si Kimono, okay din. So si Kiwi and Kalua lang ang natira. So she is actually a miracle baby, believe it or not. I'm actually allergic to dogs. But what's very interesting is, they're hypoallergenic, so it's not that bad. So pwede naman sila sa mga may allergy sa dogs. Kaya lang, kailangan ko lang maligo or mag-wash ng hands ko or stuff after I play with them. But it's still worth it. Pero sa ibang dogs, hindi ko kaya talaga. Mga Labrador, yung mga nagsished, I get asthma or I get itchy. Si Kiwi, she knows how to do so many things at home. Like for example, she can open doors. Jump over her cage. She is just so smart. Like if we lock her cage, kasi pwede pa yun, mataas yun, pero pwede pa yun. Hindi ko alam kung paano nila inakyat yun. Pero si Kiwi lang, hindi ibang aso. The next day, we'll find her. She'll be in another room. And we don't know how it happens. Kiwi also loves doing tricks. Like she stands in both of her toes, like a human being. Kunyari may pagkain kami, tapos sabihin. Or kahit wala nga kaming sabihin eh, lalagay lang namin yung pagkain sa taas. Tatayo lang siya. Siguro mga 1 minute kaya yun. So, sobrang cute si Kiwi kasi yung dining room po namin. From the top of the stairs, you can have a view of our dining table. Habang kumakain po kami, nandun lang si Kiwi. Nasa taas ng ano, stairs.
Tapos pinapanood lang niya kami habang kumakain. Aww. Alam niya, pag nasa bahay ako, iba yung vibe niya. Saka hindi siya aalis sa side ko. Kahit ang daming tao, hindi siya aalis. Saka kilala niya yung mga pamilya ko, pinsan ko, kaibigan ko. Alam niya kung sino yung close namin. Well, they don't call dogs man's best friend for nothing. I mean, it's pretty obvious na dogs add so much value to our lives. And they're just there all the time. Alam mo yun, parang hindi sila nasasawa sa'yo. Nasawaan. Parang pag nakita nila na nandun ka na sa bahay, natakbo sila sa inyo. And wala silang pake kung sino nakasama mo, ano yung mga ginawa mo, na hindi mo siya nakasama yesterday. Wait lang. Come up! Ayun o! Ayun o! Parang open lang siya na gawin ang kahit ano with you. So, I feel like they're so selfless and they just want love. And I feel like that's how, like, having Kiwi in this house, not just Kiwi, lahat ng mga aso namin, except to sila. I can't imagine the Pangilinan family without the three dogs because they're part of the Pangilinan family. Sa lahat ng, kunyari, Christmas, Noche Buena, or magbubukas kami ng mga regalo, nandun sila yung mga aso na sa tabi namin. And we even give them gifts. So, it's really that big of a thing for us, yung mga aso namin. And we really treat them as family. So if we have gatherings, they'll just be roaming around the house. And it won't feel the same if they're not. They really make our house a home. Actually, galit kayo mga kapatid ko sa akin. Kasi nung Pasko, siya lang yung binigyan ko ng regalo sa lahat ng mga aso. Kasi sabi ko, uy, aso ko yan ha. Ako magbibigay ng regalo. Kayo bahala sa mga aso ninyo. So I gave her like this big bed, I gave her clothes, I gave her food, literally everything you could buy a dog. And then at the end I was like, okay, fine, they can all share it. But yeah, stuff like that, because I really wanted to feel like she is loved. I mean, she does feel she's loved, but then it's different when you get to say, okay, nakikita ko na masarap ang tulog niya dahil sa kama na yan, nakikita ko na busog siya dahil sa pagkain na yan, so ayun. I know, alam na natin eh, as dog owners, what makes our dogs happy. I mean, I do spend a lot of time with her, but there are times when I'm out of town and then iniisip ko yung aso ko. Alam mo yun? Ano yung ginagawa ni Kimi here? Alam ko naman nakasama niya yung mga pamilya ko, sina Bench and stuff. Pero iba pa rin eh, kasi namimiss mo siya. So ayun, I'm just happy that I get to spend time with her now. Kung makakapagsalita si Kiwi, sasabihin niya sa akin, gutom siya. Kasi palagi siyang gutom. Gutom siya. Pero hindi tumataba. Kumakain siya, hindi tumataba. Para ako lang. So yung personality namin, exactly the same. Sasabihin niya, na-miss kita. I love you. Aww. Why are you so cute, huh? I love you. Aww. Oh, diba? So cute na grabe. Kiwi, look at the camera. Maraming salamat po mga kapamilya sa panonood. Always remember, kapit lang. Bye-bye! Sila ang mga bida. Ngayon, kami naman. Sa bagong online kapamilya show na maaasuhan nyo sa kakitan. At mapupusahan nyo sa kasiyahan. Aminin nyo na natutuwa kayo talaga kapag nakikita nyo kami. Adorable na, talented pa. Siyempre, mala sa parents namin. What's our show, ha? The spotlight is on us. Huwag kayong bibitaw, kapit lang!